Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and facebook.com/KuyaMarkTolentino. And also, my favorite YouTube, yung YouTube po natin, youtube.com/MarkTolentinoLaw. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na bouncing check law. Di ba common po yung tumalbog yung cheque? So, pag-uusapan po natin yan, ano ba itong tumalbog na cheque? Ano ba itong BP? Good day po sa atin lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na bouncing check law or yung tumalbog na cheque. Ano ba ito sa batas? For example, may cheque na natanggap ka. For example, Mr. Juan de la Cruz. Diniposit mo yung cheque. Sabi ng bangko, talbog yung cheque mo on the ground na insufficiency of funds. Pangalawa, yung bank account na yan close na or may order ng owner na or nag-issue ng cheque na nagsabi na i-stop yung payment without any valid grounds. Yun ang bouncing check law. Tatlo yan ha. Una, insufficiency of funds. Pangalawa, close na yung account na yan. Or pangatlo, kahit hindi close, kahit may cash sa loob, but may order ang issuer na hindi bayaran ang cheque without any valid grounds. Yun ang BP 22. Sabi ng batas, if you issue a check, there is a presumption that you know that may cash yun sa loob ng bangko. Kahit post-dated check yun, may presumption na alam mo na on the day of the issuance of the check, alam mo na may cash yung laman ng bank account na yan. Then, for example, na-close yung bank account. So, anong gagawin mo? For example, may natanggap kang checking, bouncing check, anong gagawin mo? Unang gagawin mo, kailangan may notice ang bangko. So, tataka ng bangko yan na close account. Pangalawa, gagawa ka ng demand letter. Demand letter, sabihin mo sa nag-issue ng cheque, na nag-issue ka ng cheque, tapos yung cheque na yan, tumalbog. Okay? On the said day, ano yung number ng bangko, ano yung number ng account, address ng bangko, address ng branch, kailangan ilagay yan sa demand letter. Ipadala mo yan sa issuer ng cheque o yung nag-issue ng cheque. Please don't forget na kailangan may proof ka na natanggap yung demand letter in order for you to file BP 22. Kasi one of the grounds ng BP 22, kailangan na yung nag-issue ng cheque is properly notified. Okay? Doon mo i-file yan sa piskalya. Then, pag may sufficient grounds naman, may probable cause, i-file yan doon sa court. Don't forget na good faith or bad faith is irrelevant in BP 22. When you say irrelevant, hindi mo pwede sabihin na, nakalimutan ko na wala palang cash yung bangko. Nakalimutan ko, akala ko na mayroon na ba? Mayroon na pala yung cash yung laman ng bangko. Hindi yan. Kasi good faith or bad faith is not a defense in BP 22. Kasi this is a malum prohibitum law. Kasi malum prohibitum, special law kasi ito. Hindi ito under revised penal code. Ibig sabihin, under the principle of malum prohibitum, hindi defense na good faith ka or nakalimutan mo or inosente ka. Kasi the mere fact of issuing a check, there's already a presumption na alam mo na may laman ang bangko. May laman yung bangko mo, but you acted in bad faith. May presumption na yan. So, ibig sabihin, good faith is not a defense. Don't forget na ang penalty ng BP 22 is imprisonment. May imprisonment or fine. Ang fine na yan is aabot yan ng not more than double the amount of the check. Okay? Not more than double, but it should not exceed 200,000 pesos. Okay? Then, doon yun i-file sa MTC. But, sabi ng batas, may discretion kasi ang court either to impose imprisonment or fine.
So normally ang hindi preferred penalty ang imprisonment sa BP-22. Ang preferred penalty ng BP-22 is fine. For more legal advice, please don't forget to like, share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, facebook.com/KuyaMarkTolentino, and yung YouTube po natin, yung youtube.com/MarkTolentinoLaw. Please call me landline within Metro Manila, 209-6203, and please text me, call me, Viber me, na 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you po.